Welcome back sa Pinoy MD at syempre ngayon ang ating pinakakabangan, ang ating mga tanong ng bayan sa ating Facebook. Syempre, alam mo naman, pinadadaan yan. Doc Oyi, mula naman to kay Ryan Escote, masama bang umidlip ng busog? Natural yun na nangyayari na parang iba na inaantok. Kasi ang nangyayari, pag, especially after a heavy meal, no? Pinaprioritize ng katawan natin yung circulation going doon sa ating bituka, no? So kasi para for the process of digestion. Kaya at times, nababawasan yung cerebral blood flow o yung daloy ng dugo sa ating utak, which tends to affect our level of sensorium. Kaya inaantok, no? Kung masama, well, actually, it's a natural na physiology ng katawan natin. That's why, if you have something na gagawin, huwag ka magpakabusog. In fact, isang sikreto yan, Connie, para sa longevity na tinatawag natin. Ito naman, mula naman kay Emily Mejia, normal ba na tumagal ng 2 buwan ang sipon, Doc? Naku, 2 months? Emily, may ilong ka pa ba? Emily, ade, sipon, huwag sabihin, possibly meron itong component ng allergy. Okay, may nagtitrigger. Tandaan natin, ang isang paraan para hindi natin malanghap ang mga hindi kailangan ng ating katawan sa ating air, no, is yung pag-produce ng mucus o ng ating sipon. So, ibig sabihin, mayroong nagtitrigger. Ang kondisyon namin, tinatawag ito, Connie, is yung allergic rhinitis, okay, Emily. No? So, baka yun ang dahilan niyan. No? So, tingnan natin kung saan nagmumula ang source, kung bakit parang radar yung ilong mo at hindi na nga tumitigil ang pagsipon. Or pwede rin may problema sa loob ng ilong, no, na isang komplikasyon din yun ng rhinitis na tinatawag natin, yung sinusitis, kasi barado na, no, so congested ang ating ilong, kaya nagkakaroon ng secondary infection, no, okay, so sa ating sinuses. So kailangan mong kumonsulta sa doktor. Samantala, kaya Marina Sion naman, ano, ang sa tanong niya, ano kaya ang dahilan ng madalas na pamumulikat niya? Okay. Kung ang pamumulikat na sinasabi mo, Marina, ay yung cramps talaga, no? Ito yung talagang naninigas, no? Masakit. At masakit and everything. Pwede yung kakulangan ng calcium, pwede yung kakulangan ng potassium, no? So maraming dahilan kung bakit yung mga bagay na kailangan na micronutrients or minerals and vitamins na kailangan ng ating muscles din para mag function ito ng maayos, kung kulang ka niyan, pwede magdulot yan ng pamumulikat. At kung namumulikat, sabi nga nila, kung potassium man, banana. Yes, oo. Mga potassium-rich foods. Banana, apples, yeah, everything. Alright, mula naman kay Jonna Pilipada. Normal lang ba na madalas daw siyang umihi sa gabi? Every hour nagpa-form tayo ng ihi, no? Tapos within 4 to 6 hours, napupuno ang ating pantog, no? Yung kung saan parang pouch yan, kung saan nakitrigger para sabihin sa atin na kailangan na nating umihi. Kung ito ay nagiging masyadong madalas, like almost every hour or every 30 minutes, no, either merong nag-i-irritate ng iyong pantog, o kaya sa mga lalaki naman is yung problema sa prostate, no, sa prostata na tinatawag. Yan ang mga dahilan. Or minsan, ang pagkakaroon ng urinary tract infection, ang manifestation niyan, Jonna, is madalas na pag-ihi. Could it also be na kung ikaw ay predisposed ka, kunyari may diabetes daw, madalas din umihi sa gabi? Of course, tama ka doon, no? So isang sintomas, presumptive symptomas ng diabetes, Jonna, is yung polyuria or ihi ng ihi. No? So kung masyado na nakaka-apekto to sa'yo, na halos naapektuhan ng iyong pagtulog, importante na kumonsulta. So may mga test na ipagagawa ang doktor kung saan para malaman natin kung anong tamang dahilan kung bakit ihi ka ng ihi sa gabi. Oh, yan. Ako, thank you very much, Doc. At thank you sa lahat po ng nagpadala ng kanilang mga katanungan. Sana ho ay nakatulong kaming muli sa pagbibigay sa inyo ng mga impormasyon. But more importantly, katulad ng sinabi ni Doc Oyi, kailangan magpakonsulta kayo dahil mas detalyado, di ba, na maibibigay sa inyo kung ano talagang dapat na nakareseta o kaya magabayan man kayo sa inyong health journey, sabi nga.